Guys, good evening. Siyempre, magandang araw sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Meron naman po tayong bagong idedemo ngayon tungkol dito sa bago nating invention. Ito pong aking ginawa ngayon. Kung tawagin ko ito, horizontal chamber. So, nakatumba siya. Kaya lang hindi pa siya yari. Siguro magtataka kayo kung bakit yan lang po yung parts niya. So, meron pong mga additional parts yan. Ito tulad nito, yung patungan, yung kaldero. Ito yung ginawa kong L-type burner. D1 po ang kanyang diameter. So detachable po siya. Pwedeng tanggalin. Ayan. So na-assemble siya. Ayan. Gusto mo tanggalin o ikabit. Then meron siyang tornilyo. Ayan. Then meron siyang adapter. Ito. Adapter burner. Ito yung patungan ng kaldero. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Assemble na natin. Ang kanyang burner, ang laki ng kanyang burner is uno lang. Ito. Uno lang kanyang diameter. So titingnan natin kung makakapagluto din siya. Tingnan natin kung maganda rin ang kanyang ilalabas na apoy. Kasi yung nauna kong ginawa nito, yung nauna kong video, sinundan ng video to, horizontal chamber din yon. Kaya lang, ang lumalabas na apoy is orange flame. So, hindi maganda. Mausok tsaka mauling. So ito titingnan natin kasi in-upgrade ko na rin to. Pinag-isipan ko rin to kung paano makagawa ng ganitong chamber na L-type burner na blue flame ang lumalabas. So ngayon, mag-fire test tayo para malaman natin kung magandang kanyang apoy. Okay. Siya pala, kinabitan ko to ng nilagyan ko ng ignition. Kaya lang hindi pa siya tapos. Ayan, may mga gagawin pa ako diyan. Tsaka ito, tinali ko lang kasi temporary lang to. Kasi gagawa ko dito ng panel niya para doon siya ilalagay, tsaka yung mga controller niya. So sa ngayon, mga lang yan. Temporary lang yan. Ayan, yung wiring niya, tsaka yung nakatali lang siya. Pati ito, temporary lang yan, itong haba na to. Tsaka yan, wala pa itong tanke. Ayan. So, yung lalagyan ng langis. So, hindi pa po ito tapos. Siguro, next video ko, tapos na to. Ang importante lang ngayon, ma-fire test natin. Tingnan natin kung maganda ang kanyang
kalalabasan ng kanyang horizontal chamber. Gagamit nga pala tayo ng saan pala yung ano, hindi ko nadala yung denatured alcohol para sa ignition. Kukunin ko lang ito, gagamit tayo ng ano, ng denatured alcohol, konti na lang to para doon sa ignition. Tapos gagamit tayo ng konting tissue. Tatanggalin muna natin to. Natin. Kailangan natin ng lagyan ng langis. Talagyan natin ng langis. Okay. Then lagyan natin ng papel dito sa ito, adjustable nga pala tong ating nozzle. Ayan, adjustable yan. Lagyan natin ng papel. Ayan, lagyan natin ng papel. Then, i-on natin tong ating controller. Yan. Yung bagya lang, kanyang hangin. At saka natin i-on ng ignition, ano, ignition. Yeah. Natin mahawakan data yung ano, data yung cameraman. Ilagay ko muna dito ang cellphone. Yan, ito na po siya. May lumalabas ng aloy. So, lalagyan na natin ng ano, ng L-type burner. Ayan. So, yan, lagyan na natin yung L-type burner. So, lagyan na natin yung patungan kaldero. Ayan, so naka number
1, 2, 3, naka number 3 ang ating drawer. May tagas. So, ayan po siya. So, kukuha tayo ng pag-iinitan ng tubig. Kailangan natin ang tubig. So yan po ang kanyang yan po ang kanyang apoy. So nagiging blue flame na rin. So yan po, blue flame siya. So dati yung ginawa, yung nagawa ko una, orange flame lumalabas. So mauling saka pangit. Ito ngayon, dahil medyo minodified ko na siya, so medyo maganda na ang kanyang maganda na ang kanyang apoy. Medyo mausok lang ng konti kasi hindi pa nakapix yung kanyang ito. Hindi ko nalagyan ng tornilyo. Ayan, pag nilagyan niya, sisikip yan. Tsaka ito, adjustable kasi ito, kaya medyo lumalabas dito ang usok. Pero magagawan din ang paraan yan para hindi siya, hindi lumabas yung usok niya dyan. So ito kasi, temporary pa itong nozzle na ito eh. Adjustable siya eh. Ayan, adjustable siya. So, ayan po. Blue flame din po siya. Ayan. Up natin ang ilaw. Ah. Tingnan natin kung... Ayan. Ayan po siya. Lumalabas na rin yung blue niya. Ayan. Yan po ang kanyang yan po ang kanyang flame niya. Ayan lumalabas na rin ng blue. So maganda na rin, di tulad nung dati kong ginawa, orange flame talaga ang lumalabas nun. Ito mga kardes, pinag-isipan ko to ng husto. Ayan
Di ko alam, sabi ko kung makakagawa ko ng blue plane na nakatumbang ano, nakatumbang chamber. So sa awa ng Diyos, tagumpay naman po. Ayan. Bali po ang kanyang ano, ang kanyang pinaka burner na ngayon is nasa 1 inch lang siya. So L-type burner siya, L-type extension doon sa nakatumbang ano, sa horizontal chamber. Ang chamber niya is 3x3 lang. 3 ang diameter tsaka yung lapad niya. Ang nozzle niya is nasa 1/2 lang. Ayan, 1/2. So, ayan po siya. Kaya po ganito ang design. Kasi tulad ng sinabi ko noon, yung una kong gawa na gusto ko yung ano, yung kahit na umapaw yung tubig, hindi lumiliyab yung kanyang apoy. So, hindi pinapasok ng tubig yung chamber niya. So, ito po ang design niya. Kaya pinag-isipan ko po ito ng husto para magawa ko. Kasi yung nauna ko talagang medyo hindi maganda kasi orange pa yung dumalabas niya. Ito naman, blue plane na siya. Medyo may konting orange lang pero okay lang yon kasi mas lamang naman ang kulay blue niya. So tingnan natin kung makapagpakulo din siya. At titingnan natin kung pag umapaw, magliliyab siya. Kasi ito yung design na ano eh, anti-liyab to eh. Na kalan na to. Kasi gusto ko ano, gusto ko talagang makagawa ng ganito para kung sakaling i-market natin to, yung safe naman siya. Wala nang langis, nalagyan natin ng langis para hindi lumabas yung usok. Kuntiin na lang ang langis ko. Ito, pag meron ng tank ito, hindi na lalabas ang usok niya dito. Kasi ang gagawin ko dito, yung wala na siyang ano, wala na siyang gripo. Ang ilalagay ko dito, yung ano na lang, yung gate bulb niya. So, hindi na siya yung ano, patak-patak. Naka-design to sa ano, naka-design to sa gate bulb lang. Hindi na yung may poset siya na pumapatak-patak. Ito po yung design nito. Next na video ko, dahil okay naman ang kanyang resulta, aayusin ko na to, tatapusin ko na to, tapos yung mga kulang nito, lalagay ko na para sa next na video ko, yari na siya. So ito po, fire test lang po to. Kasi itong ignition, ayan, nakalabas pa siya. So, lalagyan ko siya ng panel dito para andito na yung control niya dito sa side nito. Ayan. Medyo mausok siya kasi ito nga, gawa nito, yung inlet ng kanyang langis. So, ayan, pag ating nilagyan na ng ano, nilagyan na ng tanke, makawala na yan. Takpan muna natin, kukuha ko yung kukunin ko yung pantak. Yan para dun sa ano, para dun sa gate valve. Ito, kaya may thread siya. Yan. Kasi pag nilagyan ko ng ano, ng gate valve yan, dapat kabilaan may thread siya.
Para malak, oh, malak. Okay? Ayan, oh, wala nang usok. Oh. So, ayan po siya. Blue flame na rin. Ayan, oh. Ganda na rin, oh. Ganda na rin ang kanyang, ano. Ganda na ng kanyang, ano, ng apoy. Ayan, oh, blue flame na blue flame din, oh. So, hintayin natin, ano, hintayin natin, ano, hintayin natin kumulo para malaman natin kung mag-i-leap siya. Tingnan natin kung papasukin siya ng tubig. Papasukin yung chamber ng tubig. Patayin ng basahan para doon sa pag-apaw ng natin, kumukulo na yan, oh. Kulong-kulo na siya. Kanina pa pala. Tingnan natin kung umapaw siya. Yan, oh. Kulong-kulo na. Tingnan natin kung mag-liap siya kapag umapaw. Okay rin pala kahit na, no? Kahit na maliit ang kanyang burner. Yung L-type burner niya. Nakakaluto rin pala. Ah, wala nang ano, wala nang langis. Bigyan natin ng langis. Usok kasi dapat may lock to, eh. Dapat may ano na siya, may tanke na siya. Hindi na lang yung langis ko. Ulit natin kasi konti na lang. Hindi makaapaw kasi ano, konti lang yung tubig. Dapat pala dinamihan ko yung tubig. Sira yung pret nito. Ayan. Hindi makaapaw kasi. Hindi lang yung tubig. Dapat dinamihan ko.
Dagdagan ko. Para malaman natin kung... Tingnan natin ano, tingnan natin ulit kung ano, kung bruno siya, hindi pa, kasi dagdagan natin ng tubig. So, obserbahan natin kung pag gumagaw siya, kung magliliyag niya ang kanyang ano, poy. So, ito po yung purpose ng horizontal chamber. So ang ano ko dito, yung kapag umapaw yung tubig, hindi siya ano, hindi siya lalaki yung apoy niya. Kaya mga cardes, abangan natin. Abangan natin ang pagtuloy niya. Tamang-tama lang ang kanyang apoy. So hindi naman ano, hindi siya yung hindi siya yung linalamon yung ano, kaserola. Adjust natin yung ano, nozzle. Na lang yung ano niya. Yes, dyan natin. Kasi post-thread niya yung kanyang thread. Yan, like orange flame kasi nilagyan natin ng langis. So, babalik din niya sa normal na apoy.
Yan ang apoy niya, oh. Ganda rin. Kahit na may orange flame, pero hindi na siya, ano. Hindi na siya mauling. Yan, oh. Kumukulo na. Tignan natin kung ano. Pag umapaw siya. Kung magliliyap siya. Abangan natin. Ayan na, oh. Upang aapaw na. Abangan natin. Tingnan natin kung magliliyab siya kapag umapaw yung tubig. Abangan natin. Ayan. Lapit na. Lapit na lumabas. Ayan, oh. Sumasayaw na yung takit. Ayan, umaapaw na siya. Maapaw na ang kanyang ano, tubig. Hades. Ayan po. So, wala namang ano. Hindi naman lumiliyab ang kanyang apoy. Lagyan natin ng langis. Para hindi mamatay yung apoy. Ayan, oh. Oh, basang-basa na, oh. Basahan. So, ibig sabihin, kahit umaapaw siya, talagang hindi lumalaki ang kanyang ano, apoy. Ito ang kagandahan dito sa tinatawag na horizontal chamber. So, ayan po siya. Kahit na tumatapo na yung tubig. So, yan, oh. Kahit tumatapo na yung kanyang tubig. So, hindi siya lumiliyab. Yan po mga Carles. Yan po yung kanyang purpose nito. Yung nakatumbang, ano, nakatumbang chamber. Ang tawagin, horizontal chamber. So, yan po ang kagandahan niyan. Kahit na maiwanan natin na nagpapakulo tayo ng tubig. So, hindi tayo mag-iisip na baka masunog yung bahay natin. Hindi natin maiwasan yung makalimot, di ba, mga Kades? So, ito po yung aking ano, purpose dito. Kung paano siya maging safe. Kasi mas maganda yung safe ang ating kalan para kahit ilabas natin sa market hindi maging maging problema. Ayan, no? Talagang lumalabas na talaga, no? Maapaw na talaga yung tubig niya, pero kagandahan, hindi lumalaki yung apoy niya. Yan po yung aking ano.
laging munting invention na pinag-isipan ko rin kung paano ko magagawa ng ganito. So fortunately naman, okay naman. So tagumpay naman tayo. Tsaka medyo na-upgrade natin yung kanyang flame na dati orange flame, ngayon kahit pa paano marami na rin ang blue flame niya. So yan po siya. So ayan, kumulo na siya. Tumapo na yung tubig niya sa baba, pero hindi naman lumaki yung kanyang apoy. Ayan, basang-basa na yung ating basahan. Ibig sabihin na tumapo na yung tubig, pero normal pa rin yung kanyang apoy. So yan po ka-hardest. Ito lang po yung purpose dito sa ginawa kong to, yung huwag magliyab, antay liyab, antay apaw, antay overflowing. Itong hindi antay overflowing kasi nag-overflow siya. Ibig sabihin antay liyab siya, yung hindi lumalaki ang apoy, kontra. Kasi ito naman yung natin purpose dito kung bakit natin ginawang horizontal ang chamber. Kasi nga, para hindi siya pasukin ng tubig, just in case na umapaw man yung ating mga niluluto. So, importante po sa kanin. Ang kanin kasi kapag magsasayang ka ng bigas, talagang umaapaw siya. Kung nagkataon na nanalingat ka, umapaw, tapos open yung chamber mo, sigurado sasabog yung apoy nun, magliliyap yun. Ito kahit maiwanan mo, so safe siya. Ganun po ka-hardest. Hanggang dito na lang po ang aking video. Sana na gustuhan niya rin kahit papano. So doon sa mga wala pang idea about dito, so pwede nyong gayahin to. Medyo mabusisi lang na trabaho, pero kayang-kaya. So ayan po siya. Ayan, paubos na ang kanyang langis. Ayan, paubos na ang langis. Ayan. So hindi ko na nilagyan kasi kumulo na siya. At nakita naman natin na kahit na tumutulo na, umaapaw na yung tubig, so hindi lumalaki ang kanyang apoy. So yan po yung purpose nito, ng ating intention. Horizontal chamber. So next video, next upload ko, so sana yari na to. Itong ating vision na sana yan may kabit na sa tama. Ito yung controller, nagay na. So, baka malagyan ko na rin ng battery ko para pwede yung battery at regulate siya. So, itong nozzle na to, mahaba to. So puputulin ko pa to. Adjustable siya, yan. Adjustable siya. Pwedeng dito nga mag-control ng apoy Kung halimbawa hindi pagaganahin, hindi ko control din yung kanyang controller sa blower, pwede na dito. Adjust mo lang ang apoy. Okay guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa nakapanood. Sana supportan niyo ang video to. And paki-subscribe na rin. Then kung nagustuhan niyo, paki-like and share na lang, para marami ding makaalam. Then maraming salamat po sa inyo. God bless. Bye bye.